Ngayon, ito na ngayon yung secret. Muktong! So guys, na-discuss ko nga previously na isa-setup ko muna yung base depende sa playability type ko. So bago ako mag-discuss, unang-una, this video is not to discredit the luthiers in the Philippines. Actually, ini-encourage ko kayo, lalo na sa mga beginner na ipa-setup yung base nyo sa mga totoong luthiers. It's for the safety of your base na rin kasi. So sino ba yung mga kilalang luthiers and techs in the Philippines? Suggest ako ng tatlo ha. Unang-una is my newly Facebook friend na si Sir Vince of Tune Lab Manila. Nagbibenta rin siya ng mga J-Craft guitars and other content, mainly umiikot sa mga instruments. Sunod, syempre, ang kilalang luthier na si Sir John of LEG. Hindi ko na kailangan siyang i-introduce kasi nga sobrang proficient niya sa tools and sumasabak talaga siya sa NAB. Ganun siya kagaling. And lastly, yung malapit sa bahay ko sa Parañaque, which is yung Maxis guitar. Dito ako nagpa-setup. Alam ko, ito lang yung katangi-tanging shop na nagpa-setup ako. Ang Maxis kasi, based on my experience, is very proficient. Sasabihin talaga nila sa'yo yung problema ng guitar and ano yung kanilang masasuggest para sa ikabubuti ng instrument mo. So guys, next is post kayo sa comment section yung mga trusted luthiers sa Pilipinas. This is to help and credit them. Malalaman kasi natin talaga kung sino yung mga trusted. Yung tipong luthiers na nasatisfy kayo sa gawa nila. Guys, ulitin ko, gawin nyo tong setup na ginagawa ko para sa secondary base nyo. Mamaya kasi kung ano yung mangyayari sa primary base nyo. And syempre, mahirap na pag nasira yung base, baka sa akin isisi, diba? I'm about to end this man's whole career. Kaya yun, nakailang precautions na ako na sabihin kayo, malaki na kayo para maging responsible sa mga instruments nyo. Okay? Okay, isa sa reasons kung bakit ako nagsiset-up ng bass ko dahil basic setup lang naman yung ginagawa ko. Once kasi na nag-fill na yung mga fret wires and mabalengkong na yung truss rod, dun na ako nagpapa-luthier talaga. Next, mahal ang luthier dito sa Singapore. Mahina na yung 1,500, okay? Kaya be grateful na lang na affordable yung cost sa Pilipinas and at the same time, quality yung mga gawa nila. Long term din naman kasi yung setup ng base. Hindi nyo naman kailangan magpa-setup like once a month, okay? Kasi depende rin yan sa usage ninyo, okay? Depende sa pag-care nyo sa inyong instrument. So, okay, huwag nyo tipirin. Kundi titipirin nyo rin yung buhay ng instruments nyo. So before we start, ito yung mga home tools na kailangan nyo for setting up basically your bass instrument. Unang-una is Phillips head screw. Alam ko meron lang akong flatheads. Sunod is Allen key. Maliit lang siya. This is for the saddle sa bridge. Sunod is truss rod. Next is a business card, which is around nasa 0.4mm yung kapal niya. So typically, ang mga business card kasi nasa 0.4 at 0.3mm. And linagyan ko siya ng ruler. Okay, vinalidate ko naman siya kaya huwag kayo mag-alala. Same siya as millimeter. So meron akong 3 steps para sa personal setup ko. In-acquire ko to mainly sa base cut lessons and others. Siyempre, you want the best of each aspects nga, di ba? Unang-una is truss rod niya. I-check nyo yung neck kung straight. Okay lang na may konting relief kasi pag sobrang straight nito, fret bass na ang kalaban ninyo. Common to sa mga bass na sobrang straight ng neck na masyadong mahigpit yung truss rod. Palatandaan nyo is righty-tighty, loosey-lefty. And kung iikutin nyo man siya, ina-advise yung quarter turn. Pero kasi ako, double ako sa safety. Kaya ang ginagawa ko, 8 of a turn. Yung quarter of a turn, half nyon, mas maliit yung ikot ko. It means nun, pag nag 8 of a turn kayo, pipitin nyo siya na konti. Pag naramdaman nyo na parang may nag-click sa may neck nyo, nag-adjust na yung truss rod nyo. Ganun yung gawin nyo para for safety reasons. Yung location ng truss rod, meron sa head, meron din sa body. Yung case ni fbass, andito siya sa body yung truss rod niya. So, pag walang truss rod yung bass nyo, ngayon, pwede nyo na siyang sampayan ng labada nyo, de joke lang. Para ba, boom, pow! So fortunately kasi, hindi ko na kailangan i-adjust yung truss rod ko dahil wala namang buzz sa body niya. So ganito ang pag-weigh ko ng check. Sa bass cut lessons kasi, ang ginawa niya, prenest niya yung first and dito sa huling fret. So pag ginanyan niya yung bass, ganyan ha, prenest niya yung last and first, magkakaroon siya ng parang straight rule yung string. And ang mangyayari, makikita niya yung relief ng neck. May maliit na relief yung neck. Okay? So yung relief na nun, kailangan may isa pa kayong kamay. So magpatulong na lang kayo. Hanapin nyo yung pinaka-gitna
nung relief. Means, yung pinaka malalim na relief na makikita nyo sa base. So, yung akin kasi, nasa 9. So, ang ginagamit ko, ito. Pag ito, sumwap, dun sa 9, ibig sabihin, maganda na yung action niya. So, yun, ginagawa ko yun for each string. So, ganyan. Check. Patulong kayo ng isang kamay. Try nyo i-insert to. And so on and so forth. Gawin nyo yun sa 4 or 5 strings nyo ng bass. So yun lang guys, huwag nyong laro-laruin yung truss rod nyo, okay? So pag sa tingin nyo masyadong malaki yung pagka-insert nyo, adjust nyo na lang ng righty-tighty. Pero pag hindi nyo maswak itong business card nyo, syempre i-loosey-lefty nyo na lang ng konti. Ganun ang ginagawa ko. To check each strings, i-try natin i-validate gamit itong rule ko. So unang-una sa D strings ay nasa 2mm. Sa 12 fret, 2mm, 1.75mm, 1.5mm naman. Sa D strings, nasa 1.5mm. And sa G string ay nasa 1.1mm. Clearance ng string and dun sa frets niya. So ilalagay ko na lang para mas maintindihan niyo sa video, okay? So yun, next naman para ma-validate niyo is i-check niyo na yung each frets papuntang 12 kung walang nagbabuzz. So i-check ko na. B string walang buzz. E string walang buzz. A string walang buzz. D string walang buzz. And G string walang buzz. Kaya okay yung truss rod niya. Naka-setup ng maayos and ayun. Madali siyang i-play. Ngayon, ito na ngayon yung secret. Para ma-validate nyo na maganda talaga yung setup, ang way ng pag-check nyo is kailangan i-pluck nyo lang siya softly. So, ganun lang. Pero pag pinack nyo siya, nag-try kayo mag-dig in. Ganun ang magandang setup. Parang magkakaroon siya ng gumaganda yung attack niya. So, ganun yung level of difference. Parang ganun yung dalawang modes, yung sinasabi ni Scott na rasp na something. So next naman is itong bridge height. So para ma-validate natin itong bridge height, kailangan natin i-adjust yung saddle gamit yung maliit na Allen key. Para ayusin itong bridge saddle, kailangan mag-check naman tayo from 12th note to the end. Para ma-check natin hanggang 21 note is i-check din natin kung meron siyang fret buzz. So okay ang B string, walang fret buzz. So walang fret buzz ang E string. Pero merong buzz ang A string. So i-adjust natin siya ng konti. So guys, pag i-adjust nyo ng konti, same din. Nag-clockwise kayo, tataas yung saddle. Pero pag nag-counterclockwise kayo, bababa yung saddle. So ngayon, dahil nagka-fret buzz, itataas ko yung saddle niya. So wala na siyang fret buzz kung maririnig niya man. Okay na tong A string natin. I-check na ba natin yung D string? So merong konting fret buzz dito sa may 15 and 17, kaya i-adjust natin ng konti. So check na naman natin yung G strings. So okay na.
wala nang fret bass. Ngayon guys, kasi ang ginagawa ko kasi wala ko yung pang reduce na pang checking. So ang gagawin ko is ilalagay ko na lang yung PDF file andun yung mga template ng mga reduce pang check ng bridge. So kasi ang ginagawa ko manual lang, pero kasi ang way ko para mas maging okay yung setup ko is chine-check ko talaga siya thoroughly by playing through it and gumagawa ng mga minor pentatonic scale. So yun yung way para malaman nyo kung talagang fast action siya and madaling laruin, okay na yun para sa akin. So final is intonation na. Itong intonation na to, para malaman yung intonation, kailangan nyo malaman yung open string. Pag save yung tone niya sa 12th fret, ibig sabihin, in tone siya. Kasi may mga instances, pag naka-open string, nakatono ka. Pero pag pre-rest mo yung 12th fret, it's either flat or sharp. Kailangan mo siya ngayong i-adjust na. Now, dito na kasi papasok yung reasoning kaya ina-advise ko yung mga chromatic tuners. Multiple usage kasi talaga mga chromatic tuners. So, ayun, yun naman sabi ko. Adjust na natin. So guys, sinet up ko na siya. Makikita nyo na lang sa screen. So, okay, ito ang sinasabi ko. Pag in-open ko tong G-string muna tayo. Sa G-string, pag in-open ko, so perfectly tone na yung G-string natin. Pero pag punta tayo sa 12th fret, so nakatono yung, naka-intonate naman na maayos yung G-string natin. So punta na tayo sa D-string. So masyadong mataas ang D-string natin. Pa natin. D-string. Ngayon, sa 12th fret na D-string, so naka-intonate na maayos yung D-string. Ngayon, punta na tayo sa A. So guys, nawala sa tono yung A kasi nga in-adjust natin yung saddle. Kaya ayun, kailangan yung i-retune na lang. So pag sa A, nakatono na, 12th fret. So ayun na, wala sa tono. So ngayon, nasa sharp category yung A natin. So mangyayari, kailangan nating habaan ngayon yung string. So para habaan yung string, kailangan nating pahabain righty-tighty yung screw. So masyadong sharp pa rin, kaya adjust pa natin. So ipag-adjust ko righty-tighty. Pag rin righty-tighty nyo, hihilain niya yung string and ahaba yung string. So kada ganun yung kailangan nyo i-tune. Ayun, so naka-intonate na ngayon yung A string natin. So okay na si A string. Ngayon sa E string na tayo. Open string, naka-tune. 12 string. And walang-wala siya sa tono. Open string, E string. Walang-wala sa tono si E string. Kaya kailangan natin pahabain yung string ulit. So kailangan natin hilain. Yun, okay na, okay na. So, intonate na yung E strings niya. Ngayon, nasa B strings na tayo. Open string. And wala sa tono. Konting intonate pa sa B string.
Konting internet pa. And naka-intonate na si B string. So ganun lang guys ang mag-intonate. Kailangan nyo talagang hilain yung string pag medyo sharp siya. Most of the case ganun ang nangyayari talaga. Masyadong flat yung masyadong sharp yung nasa 12th fret. Kaya kailangan nyo hilain yung string para humaba. So ganun lang mag-intonate. Sana ayun lang. Ganun lang, ganun ko lang i-setup yung guitar ko. So para i-validate lahat, titignan ko na yung buong frets kung wala siyang kung walang fret buzz. So ito na. So ayun lang, ganun ko lang siya i-set up yung itong bass ko. So for me okay na siya. Walang fret buzz each notes and sobrang baba ng setup ko. So titignan ko ngayon final results. So yung B string nasa 2mm, yung E string almost 2mm, 1.75 yung A string, 1.5 sa D string, and 1mm sa G string. So yun ang measurement ko sa 12th string based sa setup ko. So yun na yung final checking ko. So ayun lang guys, very basic steps lang kung paano ko i-setup yung bass ko. Marami pa actually na steps na kailangan, pero kasi sa case ko, basic lang naman yung adjustment ko. Okay, so medyo fortunate na nga ako actually kasi hindi ko na kailangan i-adjust yung truss rod. Pero ayun, mukhang inalagaan naman ng mabuti ni Belvin yung bass kasi yung intonation masyadong malala. Ayun. So yung last step is cleaning. So next content na lang yun sa ibang araw pag dumating na yung order ko from Shopee. Gagawin ko na lang dito is basic punas after this content, and di pa kasi dumadating nga yung equips ko for cleaning, di ba? So guys, sa cleaning maging ano kayo, magbusisi kasi iba-iba ang cleaning process ng mga base, kaya kailangan nyo siyang pag-aralan. Okay? So ayun lang guys, maraming salamat sa suporta nyo. Nagulat ako ang taas ng fbass video ko kagabi. Iro-road to 5k ko ba or 10k na lang? Hindi, sige, 10k para mabigat. It goes beyond the capabilities, pero posible naman siya. So yun lang guys, thank you and always be humble. Peace.